apat ang first overall at third overall pick. Ito ang debut game ni Paolo Banchero at Jabari Smith para sa NBA Summer League, kung saan ginanap naman to sa Las Vegas. At kasali na din dito ang 30 teams. Pero bago tayo mapunta sa laban na yan, mga bro, offer ng Brooklyn Nets para sa Minnesota sa trade para kay Kevin Durant, walang kaamok-amok na dinecline ng Timberwolves. Ayun kasi sa nasabing offer, gusto nilang kapalit ni Durant. Etong sila Karl Anthony Towns, nakakapirma lang ng 5-year extension, at ang soon-to-be max player na si Anthony Edwards. At hindi lang yan, mga bro, humingi pa ng apat na first round pick ang Brooklyn. Nakakatawa lang naisipin, mga bro, na ganito na kadesperado ang Brooklyn para sa kapalit ng isang 33-year-old na si Durant. Talagang naninigurado sila na hindi sila matatalo sa trade. Gaya nga ng sabi ko, mga bro, walang teams ang gustong magbawas ng core. Marahil pwede isa, pero yung dalawa at may kasama pang first round pick, sobrang labo na nun, mga bro. Kaya naman hanggang ngayon problemado pa din ang Brooklyn Nets. Well, mabalik na ulit tayo sa laban. First quarter, nagpakita agad ng magandang shooting form itong si Paolo Banchero matapos magtala ng 8 points, kung saan ang galing yan sa dalawang 3 points at isang post-up fadeaway sa height niyang 6'10, mga bro. Napaka-decent ng shot release niya. Kalmado lang din siya sa kanyang ball handling at meron ding magandang vision, kung saan nagtala din siya ng 2 assists sa first quarter. Habang itong si Smith naman, mga bro, 1 point lang ang naitala. Second quarter, another pull-up jumper mula kay Banchero. Pasok pa din yan kahit na-foul na, mga bro. Habang nakapagtala na din ng field goal, etong si Jabari Smith, nangatakiin niya ang depensa ni Banchero. Well, bawi niya yan ng blankahan siya sa first quarter. Natapos ang first half, mga bro, na hawak ng Magic ang 11-point lead, 53-42. Kung saan meron ng 13 points itong si Paolo Banchero, habang 3 points para kay Smith. Ang problema lang dito kay Paolo Banchero, mga bro, lapitin siya ng foul dahil meron na siyang 4 sa first half. Third quarter, mga bro, si Jabari Smith naman ang nagkaroon ng chance na mapakita ang kanyang outside shooting. Nang makapukol to ng 3 points, nakapagdala siya ng 5 points sa third quarter. Nga pala, mga bro, nanonood din itong si Jalen Green. Habang nanlamig naman ang opensa para kay Paolo Banchero na meron lamang 2 points sa third quarter, though natapos pa din naman ng laban na hawak nila ang 6-point lead, 71-65. Fourth and final quarter, mga bro, nabigyan pa ng playing time etong first pick na si Banchero, kung saan magandang body control mula sa kanya nang tirahan niya etong defender ng Houston. Pumasok ang last 2 minutes, mga bro, na nasa double digit pa din ang kalamangan ng Magic. Kaya naman sa uli, na kay Banchero pa din ang panalo kontra kay Jabari Smith. Final score, mga bro, 91-77. Nakapagdala ng 17 points etong si Paolo Banchero, samahan pa ng 4 rebounds, 6 assists, 1 steal, yun nga lang may 6 na foul sa loob yan ng kanyang 25 minutes na playing time. Habang etong si Jabari Smith, mga bro, ay nagdala ng 10 points, 7 rebounds, 3 assists at 1 steal sa loob naman yan ng 31 minutes na playing time.